Magandang magandang umaga pong muli sa atin pong lahat. Sana naman pong napagandang umaga ang pinagkalob sa atin ng Panginoon upang tayo magkasama-sama. Sa layunin na tayo po ay magpalakas at magpasigla ng ating pong mga espiritual na buhay, ating kaluluwa. Sa pamamagitan ng pagkain ng mga espiritual na pagkain mula sa salita ng Diyos, ang Biblia. O umaga pong ito, tayo po ay nagpapasalamat at tayo po ay ginising na naman ng Panginoon sa isang napagandang umaga kung saan ay taglay natin ang panibagong buhay, kalakasan, kasiglahan, karunungan, kagalingan, at ang maraming mga blessings ng Panginoon. At maraming pang blessings na ipagkakalob niya sa atin at patuloy nating mararanasan ang kanyang kabutihan sa ating pong mga buhay. Salamat po sa mga kapatiran po natin na patuloy na sumusubaybay. Maaga po nagbukas po si Ate Vicky Ambita. Ayan, sabi po niya, good morning po, magandang umaga rin po Ate Vicky at sa inyong pong buong pamilya, kay Pastor Alvin, kay Kuya Jeremiel at kay Ate Jael. Good morning sa inyo, good morning po sa mga taga-tibig, ayan, sa ministeryo na pinapangunahan ni Pastor Alvin. Salamat po at pagpalain po kayo ng Panginoon. Ayan, salamat po sa Panginoon sa kanyang kabutihan po sa atin na tayo po ay nakapagpahinga sa buong magdamag. Sarapang tulog po kagabi sapagkat umuulan. Malamig ang panahon po sa buong magdamag. So, salamat po sa Panginoon. Ang Diyos po ay napakabuti. Okay. So, salamat din po sa mga taga-subaybay po natin. Ayan, magandang umaga po sa magandang umaga po sa buong MCBC family. Ayan ang MCBC, Malabag Community Bible Church. Dito po yan sa Malabag at saka po sa Tibig. Salamat po. Napakabuti po ng Panginoon sa atin na tayo po lagi sinasamahan. Ay pinapatubay. Sa kabila po ng pandemic, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Ano po? Okay. Ay, salamat po. Si Ate Glo, Disinganyo Karaan. Blessed morning po. Magandang umaga po din sa inyo, Ate Glo, at sa inyong buong family. Kay Arnel, kay Ate Angel. And God bless po sa inyo at sa mga taga-Rian po sa Barangay Burol. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Anay Suning, good morning po at pagpalain kayo ng Panginoon. Patuloy pambigyan ng mahabang buhay, malakas masigla, at palusog na pangatawan. Okay, so salamat po sa Panginoon. Kuya Abe, good morning po sa iyo. At si Kuya Dodi, God bless po. Si Consihal Piping Disinganyo, yan ang ating pong Consihal po ng bayan, at si Kuya si Kapitan Arthur, yan Kapitan Arthur Disinganyo ng Mataas na Burol. God bless you. At ang inyo pong mga pamilya, patuloy na pagpalain ng Panginoon, ha? Sumagana ang biyaya, pagpapala at proteksyon ng Diyos sa mga buhay. Mga taga-Bulsukan, binabati rin po natin ang magandang umaga, palain kayo ng Panginoon. Ha? Sina Glory Lynn, at yung mga kasama po niya, yan ha, nag-raise on. Kailang mga pamilya, binabati natin ang magandang umaga, at dalangin natin ang pagpapala ng Diyos sa inyo. Yan. At si Ate Josephine Tabing Nabales, good morning Pastor Jim. Ha? Magandang umaga rin po, Ate Josephine. Yan, akin pong batch yan sa PCU, das Marinas, batch 82 kami. Okay, so magandang umaga at palain ng Panginoon maging ating batch, ha? Yung ating mga kaklase, section A and section B, pagpalain tayo ng Panginoon at patuloy na dalhin sa magandang direksyon at layunin ng Diyos sa ating pong mga buhay. Ate Cora, Di Mapilis Martisias, good morning Pastor Jimmy, Sister Lani, Pastor Alvin, Sister Vicky, Ninang Empeng, Ate Esther, Ate Pila, Ate Edna, Ate Charing. Kuya Emil and all, bye-bye ang Bita family. Yan, talagang binabati lagi natin Cora ang kanya pong mga kamag-anak dito. Nakamag-anak din naman namin. Okay, God bless po. From Las Piñas po yan. Okay, Maribel Lopez Calanog. Ay, magandang umaga po. Good morning po, sabi po niya. Magandang umaga rin sa inyo, Ate Maribel. Pagpalain din kayo ng Panginoon. Yan. At patuloy na ingatan, patnabayan ng Panginoon ng inyong buhay, inyong pong family, ha? Mga kamag-anak po natin. Mula po sa Calanog clan. Okay, si Ate Ajani, Elaine Poblete Leyva, good morning po, Pastor and MCBC family. God bless us all. Eh, sige po, salamat po Ate Ajani, also known as Ate Jaja.
Magandang umaga sa inyo at pagpalain kayo ng Panginoon at ang inyong pong pamilya. Tuloy na sumagana ang biyaya at pag-iingat ng Panginoon sa inyo. Okay, ayan. Sana ay makapasyal kami mamaya. Okay, at Nay Nelia Manzano, gandang umaga ulit. Magandang umaga rin po, Lola Nelia. Ayan, magandang umaga sa inyo dyan at sa mga taga-Lucena. Si Kuya Greg at si Kuya Jumong. Ayan, God bless sa inyo. At ang pag-iingat ng Panginoon. Hindi sa buong LBC family, ha? Lucena Baptist Church, ang pinagmulan ni Ate Lani. Diyan po galing sa Ate Lani sa Lucena Baptist Church. Yan. Abati natin magandang umaga at sumagana ang biyaya at pagpapala ng Panginoon sa buong simbahan, buong kapatiran dyan sa Lucena. Okay, so magandang umaga po sa ating pong lahat. Ayan, nice po rin natin batiin ang aking pong kapatid mula po sa Lucena ay punta po tayo ng Lokban. Si Dr. Roda Calanog, asawa po ni Pastor Paul Peñarroyo. Ganda umaga sa inyo at ang kanilang dalawang anak, si Kuya Mark Paul at saka si Ate Pauline. God bless you. Ayan, dyan po sila sa mismong bayan ng Lokban. Tapat po ng anong school yan? Southern Luzon State University. Ayan, nandun po. No? Kaya kung kayo pa'y naghahanap ng mapupuntang simbahan dyan po sa parting Lokban, hanapin po ninyo ang Southern Luzon State University. Sa harap na harap po niyan ay meron po diyang gawain. Ayan. So, okay. So, pagpalain po tayo ng Panginoon. Sa Ate Chanda, Moika. Blessed Tuesday po sa lahat. Magandang umaga rin po Ate Chanda. Pagpalain kayo ng Panginoon at ang buong pamilya. At kasama na inyong pong negosyo. Ha? Pagpalain ng Diyos sa inyong kabutihan. Kabutihan at kabutihan. Ayan. So, yung mga may gusto ng kabuti na ayaw mahamugan, dyan po kayo. Umorder lang po kayo at makakatim na kayo ng kabuti. Okay, Ate Shoni Ripollo Estrella. Good morning din po. Magandang umaga po, Ate Shoni. God bless po sa inyo at sa buong Ripollo family. Pagpalain po ng Panginoon. At si Kuya Boyet na doon po sa ibang bansa. Sa Qatar. Ayan, sa Qatar. Kuya Boyet, good morning sa iyo dyan sa Qatar. At ingat-ingat po at salamat sa Panginoon sa pag-iingat sa inyo at sa trabahong ipinagkalab ng Diyos. Okay. Salamat po sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin. Ano po? At magandang balita ang COVID-19. Medyo bumababa na po. Sabi nila ay nakikita na raw nila ang flattening of the curve. Ayan. Yung mga mahuhusay sa statistics, alam po ninyo kung ano ibig sabihin ng flattening of the curve. Ha? So, salamat at dalawin ng Panginoon, magtuloy-tuloy na, mawala na, matunaw na, na kahit walang bakuna. Hindi po ba, nung panahon na nagkaroon ng SARS, ay wala namang bakuna, pero nawala yung SARS. Sana ganun din mangyari, ano? Hindi na tayo kailangan bakunahan para lang hindi tayo matakot sa COVID-19. Ipagkaloob ng Panginoon na matunaw na yung mag-isa at hindi na tayo maturukan. Okay. Okay, Sanchez Lina, kapatid ko po to. Morning po, magandang umaga rin po Ate Lina. Ito po yung kapitbahay po namin. Asawa po ni Kuya Dario, God bless you. At saka siyempre si Lola Empeng na lagi niyang kasamang nanonood sa malaking TV. Good morning Lola Empeng. Salamat sa mga mabang buhay at kalusugang pinagkalob ng Panginoon sa inyo at loobin ng Panginoon. Ha? Humaba pang buhay na malakas, masigla. Malayo sa noong uri ng sakit at karamdaman. At ma-enjoy pang buhay. Ha? Hindi lang basta nabubuhay, kundi masayang nabubuhay. At makapaglingkod pa sa Panginoon. Kasi pag si Lola sana, sa paglilingkod, lagi sila magkasama ni Lolo nung araw. Ano? Talagang salamat po sa Panginoon. Okay.
Kahapon po ay meron na pong mga nagpunta sa church para po kunin yung ating pong ayuda na bigas. Ano po? Ayan, mga 5 kilos po na bigas ang ating pong ipinamigay. So yung iba po ay nakuha na. Yung iba po na dinala na namin sa kanilang bahay. Mamaya po meron pa rin kami mga pupuntahan. Ito po kami ng Tagaytay. Punta po kami ng Silang para dalhin po ang mga bigas na sa mga kapatiran po natin doon. Ano po? So, ha? Anong oras ang concert church? Wala. Mga 10. Ah, sino bang nangasiwala? Ah, wala pa. Ah, sa hapon. Ah, sa mga 5 pa may tao sa church. Ayan. Anyway, kung kwan po, no, tawagan po ninyo ang inyong mga cell leader at itanong nyo kung kailan po kung kailan po mabibigyan ano po ng kwan. Kahapon po kasi naghintay po kami sa church ay meron naman po ilan dumating. Yung inaasahan namin hindi nakarating eh, no? Kaya umuwi na po kami. Sayang ano po. Anyway, sa awa po ng Panginoon ay ma-dispatch pa po natin yung iba. Salamat po sa Panginoon dahil meron na po rin tayong dagdag na pondo para po sa susunod nating pamimigay. Malamang po yan ay September, October na po. Sa October ay mamimigay po ulit po tayo. So, yung pong gusto magdagdag para po sa ating ano, sa ating ayuda ng bigas ay loobin ng Panginoon na makumpleto. No? Meron na po tayong more than 8,000 po na nakareserba para po sa bigas natin pong ipapamigay at loobin ng Panginoon na makumpleto po yan. Okay? Ayan. Sa biyaya po ng Panginoon, magkakaroon na tayo ng pananambahan sa Sunday. Kaya lamang po siyempre, hindi pa po pwede natin makasama ang mga senior at saka ang mga 20 years pa baba. No? 20 years pa baba, hindi pa po pwede. Kaya pasensyahan po muna tayo. At siyempre, magdadala po tayo ng face mask at saka face shield. At kanya-kanyang dalaho ng inumin, ano? Dalaho na kayo ng mga bottled water. Ayan, o kaya ilagay yun din sa mga Tupperware upang sa gayon ay hindi tayo maglahok-lahok ng mga hinahawakan. Ano po? Ayan, ipinapatawad po po rin natin ang atin pong physical distancing. Ayan, meron tayong foot bath, meron tayong thermal scanner. At meron din po tayong sanitation. Basta sinasanitize natin yung kamay. At spray, ano ba, yung alcohol. So, ayan. Kung may makakapagdala kayo sariling alcohol, okay din po naman. Ano? So, isang oras lamang po ating pananambahan sa Sunday. So, mabilis lamang po yun. At hindi na po tayo pwede pong magtagal, ano, kung chika, konting-konti lamang yon, ayan, konting kwento lang, tayo ay uwian na. Yan po ay bahagi pa rin po ng ating pag-iingat at pagsunod po sa panuntunan na itinatakda po ng ating noong batas, ano po, bilang pag-iingat po sa bawat isa sa atin. Okay, Ate Suzette Peñapiel, good morning po, Pastor, magandang umaga rin po, at God bless you. Yan po yan sa Tagaytay, umaga sa iyong pamilya, Kuya Mandy, good morning. At sa mga kapitbahay niyo, ha, si Kuya Pong, sila Ate Emer, sila Ate Cynthia Lasida, good morning dyan sa Tagaytay. Ayan, God bless po. Si, ano, hindi ko kayang tanggapin. Ayan, natanggap na siguro. Good morning po, Pastor. Si Ate Elsie, natanggap na niya. Sana, ha. Ayan, Ate Elsie, God bless you. Ayaw, patuloy kang pagpalain ng Panginoon sa iyong buhay. Ah, na-miss ka na namin. Tagal ka na, hindi ka namin nakikita. No? Pero naniniwala akong maganda yung kalagayan. Di yan. Sige po, so yung iba hindi na po natin mabate. Papatuloy na po tayo sa atin ng pag-aaral mula po sa salita po ng Diyos. Tayo po ito mga tayo manalangin. Ama naming Diyos, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, kami po lumalapit. Patuloy na kinikilalang ikaw ang aming Panginoon, tagapagligtas na iyong pong buhay. Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sa inyong mga kamay, nalagay po namin ang gawain ito. Humihingi ng patnubay, gabay, pagpapala, pagpapaunawa sa bawat isa sa amin
Mihingi rin kami, Panginoon, na maayos na connection ng internet at ng mga data doon sa mga nasumusubaybay sa kanilang mga cellphones. At dalangin po namin, wala pong mga interruption na mangyari. At sa halip, Panginoon, malaya po may pangaral ang iyong mga salita. At maunawaan po ng bawat isang nakikinig. Dalangin po namin din ang pagkilos niyo po sa bawat nanonood po ngayon. Sasamahan po niyo sila at pagpapalain. Kayo po ang kilos sa buhay nila at maghahanda ng kanilang puso upang ang iyong mga salita ay matanggap nila ng maliwanag at may apply sa kanilang pong buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Sa lahat ng ito, Panginoon, sa kabuuan, mabigyan ka namin ng kaluwalhatian at kaluguran at mapagpala naman ng bawat isa. Maraming salamat po. Ito po ay panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. Okay. So sa umaga pong ito ay tatapusin po natin ang pag-aaral sa aklat po ng Santiago. Ayan. At umaasa po ako na nabasa po ninyo ang aklat ng Santiago. Sino po nakabasa na sa inyo? Binasa niyo po ba mula sa chapter 1 hanggang chapter 5? Maganda po kasi basahin po ng diretso upang maintindihan po natin, mas maging maliwanag at madali pong maunawaan yung mga sinasabi ko sa inyo kasi nabasa po na niya, magiging review na lamang po. Ano? Kaya yun po ang aking pong ina-advise. Kung hindi, eh pwede niyo rin may basahin pa rin. Ano? Kahit naman po huli ay pwede pa rin sapagkat matututunan pa rin po naman natin ang mga bagay na yan. Ano? Tuturo pa rin niya ng Panginoon. At may marami tayong makukuhang mga blessing mula po sa salita po ng Diyos. Kaya basahin po natin, ano po. Kahit nga po walang ganitong morning food for the soul, magandang binabasa rin po natin ang salita po ng Diyos, ang Biblia. Okay? At nga gagaya na akin pong paalala dati, no? Itong morning food for the soul, hindi po ito substitute sa devotion natin or sa ating pong daily appointment with God. No? Hindi po ito substitute. Baka sabihin nyo, pwede na ako hindi mag-devotion kasi nanood na ako ng morning food for the soul. Hindi po. Hindi po natin ini-encourage yung gano'ng gusto natin. Meron pa rin tayong personal na pagbabasa ng Biblia, pagbubulay-bulay, at pag-take po ng notes doon sa mga natutunan natin base sa ating napapag-aralan. Okay? So ngayon, natin pong itutuloy. Ang topic po natin is restoration. Restoration. Ano po ba ang restoration? Ito yung papanumbalik. Pagpapanumbalik na namang bagay na nawala. Ayan, i-re-restore. Ayan. Siguro po ay marami sa atin ay nakapanood dati noong palabas sa TV yung King of Restoration. Yeah. Ako'y tuwan-tuwa pong manood noon. Nagawa ng, ako'y mahilig din magkukot-kot. Katunayan, noong araw, ako'y bata pa, as early as elementary, ay mahilig na ako magkukot-kot. Yung mga yung alarm clock noong araw, yung napuriring. Iba na alarm clock noong kasi ngayon, digital na. Ano? Noong araw, yung alarm clock, yung pinipiit. Ayan, meron kaming alarm clock dati at medyo hindi masyadong gumagana. Akin yung kinalikod, binuksan ko po yun, pinag-aralan ko, tapos ibinalik ko yung ano. Sira pa rin. No? Naibalik ko naman sa dati, pero hindi ko gumagana. Lahat ng tornilyo, lahat ng pyesa, naibalik ko. So, ano naman, kaya lang, talaga siguro may diferensya na hindi na rin gumana, no? ang tawag dyan ay restoration. Pag ang Panginoon po nag-restore, hindi ho gano'n. Pag nag-restore ang Panginoon, ibinabalik sa dating kalalagayan at kalimitan, mas maganda pa. Ne-restore, from the root word, restore. Pag ginawa nating restoration, ito po ay process na, no? Ng pag-restore. Okay, tingnan po natin ang bahaging ito sa Biblia mula po sa sulat ni Santiago. Santiago or James 5 verses 13. Pakikwan nga, kay Dave. Okay, sabi dito, 13 hanggang katapusan. Is anyone among you suffering? Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing psalms. Is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church. Let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord.
And the prayer of faith will save the sick, and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. Confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. The effective, fervent prayer of a righteous man avails much. Verse 17. Okay. Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed earnestly that it would not rain. And it did not rain on the land for 3 years and 6 months, so 3.5 years. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth produced its fruit. Brethren, if anyone among you wanders from the truth, and someone turns him back, let him know that he who turns a sinner from the error of his way will save his soul from death and cover a multitude of sins. Ayan, ang ganda po niyan, ano? At ito po ay pinamagatan kong restoration sapagkat itong mga talatang ito ay tumutukoy sa pagre-restore ng maraming pong mga bagay. Ano po? So, number one, nire-restore po ng Panginoon o restoration of joy sa mga nawawalan po ng mga kagalakan because of suffering, from suffering to a joyful life. Ang hirap pong magsaya, ang hirap pong magdiwang kapag ang isang tao ay may suffering o nagdurusa, may pinagdadaanan. Yan. Yung pinagdadaanan, yan ho, lately ko lang ho na narinig. Ano po? Nung kapanahonan ho namin, kung ako pa'y binata pa, yung salitang pinagdadaanan, hindi ho namin ginagamit pa yan. Pagka ho may pinagdadaanan, tawag namin noon ay may problema. Hindi ho ba? May problema. Hanggang sa nung pong may asawa na ako, ayan, medyo matagal-tagal na po na kami po ay mag-asawa. Nakikita ko sa TV, pag may nag-i-interview na mga artista, sabi ay si ano yung ka, ay merong pinagdadaanan. May pinagdadaanan. Lahat naman kako ng tao yung nadaan. Yung pala yun ay panibagong termino upang i-describe ang isang tao na may pagdurusa o may problema. Ano po? Dumadaan sa pagsubok, dumadaan sa mga intriga, dumadaan sa mga sakit, karamdaman. Kaya ang tawag nila ay may pinagdadaanan. Pero sa laging sinasabi po natin, kung tayo po ay may pinagdadaanan, okay lang po yan. Basta daanan lang po natin. Huwag ninyong titirhan. Ang problema, hindi tinitira, no? Dinadaanan lamang. Ibig sabihin, kailangan yung dumampas. Kailangan nating mapagtagumpayan ang mga problemang ito. At base ito sa ating napag-aralan, noong mga nagdaang araw, ano po, yan po mga sufferings na yan, yan po ang tawag dyan ay testing. Yan, testing. Sinusubok. Sinusubok tayo para malaman natin kung gaano katibay ang ating pananampalataya. Po. Kaya kapag tayo dumaan sa pagsubok, di ano natin malalaman, ganun katibay na ba tayo? O tayo ba'y marupok na tayo po ba'y babagsak? So, from suffering to a joyful life. Paano mangyayari yan? Paano makakarating po tayo sa isang masayang buhay? Eh, number one is pray. Yan. Manalangin, hingin sa Panginoon. Yan. At maganda siyempre pagka marami po nananalangin. Ano? Kaya kung kayo meron ng mga problema, share nyo sa kapatiran. Kapatid, pag-pray mo nga ako. Yan. Pag-pray mo nga ako at ito aking problema. Siyempre, kung kayo naman ang nasabihan, yan, may sabi niya, kapatid, ipag-pray nyo nga ako kasi ganito yung problema ko. Nako, mag-iingat ako kayo, ha? Baka yung napagsabihan nyo, huy, si ano pala, may problema. Delikado po yan, no? Kaya kung tayo ay napagsabihan at sinabing meron akong problema, sinabi sa inyo problema, huwag niyo mong igala, no? Huwag niyo mong i-vulgar, baka may Facebook niyo pa. At eh, si ano, ay ganito ang problema. Type mo, send. Ay, patay tayo dyan. Malalaman na ng buong mundo. Eh, tinatago nga, no? Kaya nga yung prayer, eh. Ayaw niya i-vulgar, di ba? So, ingat-ingat po tayo. Baka gamitin nating chismis ang problema ng ibang tao. Pag ang isang problema, ipinagtiwala sa inyo, huwag nyo na ilabas. Huwag nyo na ilabas. Sa inyo lang yan. Ano? Ayan, para hindi naman tayo magkasala.
At hindi lang po kasalanan yan laban sa Diyos, yan po yung laban doon sa tao na nag-share sa inyo. At yan po eh, laban na rin sa batas. Bawal na ang chismis ngayon, no? Hinuhuli na. Kinukulong na mga chismosa ngayon. Okay, so ipag-pray po natin. Upang sa gayon, ang Diyos ang magbibigay ng solusyon. Diyan, ano ho? Tanging prayer po ang mga kapagsaayos po niyan. Kasi kapag tayo nananalangin, ibig sabihin, inilalagay natin sa kamay ng Diyos yung problema na na-share po sa atin. Siyempre, kung tayo mismo may problema, dapat ipag-pray din natin. Ano, manalangin, ilagay natin sa kamay po ng Panginoon ang mga bagay na yan. Alam po ng Diyos ang gagawin niya. Ano? Kaya po lagi po natin ipanalangin at ipagtiwala po sa Diyos ang mga problema na yan. Tapos, kung tayo man po ay masaya, wala man tayong kailangan i-resto. Kung masaya na tayo, no? Ano dapat gagawin? Sing psalms. Ayan. Pero halimbawa, meron nga tayong mga suffering so may pinagdadaanan, tapos ay nalutas, di masaya na tayo. Let us sing psalms. Ano po ba ibig sabihin ng psalms? Ito mga spiritual songs. Ayan. Mga awiting spiritual, mga papuri po sa Panginoon. Kaya ang sabi po dito sa Santiago ay sing psalms. Ayan. Mawit daw ng mga salmo. Okay. So, ayan po, ha? Restoration of joy. Kung kayo po'y wala ng kagalakan, maraming problema, o kayo ay maraming iniisip. Kung minsan naman ay wala lang talagang problema, pero wala yung joy. Ano po, bakit po ganyan? Kasi po, ang joy nanggagaling po sa Diyos. Kapag ka medyo yung atin hong relasyon sa Diyos ay nagkakaroon ng problema, medyo kumakawang, eh talagang mawawalan tayo ng kagalakan. Ano po? At yan naman po yung nararamdaman ng tao. Hindi maring hindi niya marandaman. Kung siya honest sa kanyang sarili, alam niya pag wala siyang kagalakan. Di ba pagka tinanong natin, oh, kamusta kam na? Okay naman, ayos naman. Ayan, pero sa love-love naman niya, may problema, di ba? Kahit hindi maayos, eh, ayos din. Tinatago, ano? So, pagka ho ganyan, nawawala ang kagalakan, ay relasyon natin sa Panginoon ang problema niya. Diyan lagi ating titignan, ho? Kaya ang sabi nga dyan is pray. If you are suffering, pray. Ano bang ibig sabihin yan? Ibig sabihin, ibalik din natin ang ating relationship with God upang yung joy ay magbalik din po sa atin. Yan ang kailangan. Huwag po nating isisi palagi sa iba kung wala tayong kagalakan. No, may problema ka, hanap ka na lagi ng masisisi. Lagi tayo naghahanap ng sino man may kasalanan, ba't ba ako'y ganito, no? Ba't ba ako may problema? Kalimitan, pag nawala ang kagalakan, tayo may problema. Lumalayo tayo sa Diyos. Gagarantiyahan ko ho yan. Gagarantiyahan. Sapagat ang tao na malapit sa Diyos, kahit anong problema, meron siyang joy. Totoo po yan. Ano ho? Kasi ang kagalakan ay hindi base sa nangyayari sa kapaligiran. Ang kagalakan ay base kung anong nangyayari sa iyong pagkatao, kung gaano kalalim ang relasyon mo sa Panginoon, kung paano mo ini-enjoy ang presence ng Lord sa buhay mo. Kaya nga sabi, is any one of you suffering? Ang sabi, let him pray. And is anyone among you suffering? Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing psalms. Worship. Worship tayo sa Panginoon. Kung tayo nalulungkot, nalulumbay, o nawalang kagalakan. Ayan. Marami yung ganyan sitwasyon. Ano? Wala ka naman problema, pero hindi ka masaya. Diba? Kasi nga po, yung relationship sa Diyos, yung pinagmumulan ng joy, naputol. Ayan. O di kaya naman ay nababarahan ang daanan. Diba? Parang tubig yan. Pagka yung daluyan ng tubig, binarahan, hindi makakalabas ang tubig. Parang ugat din natin, ano? Pagka ang daming kolesterol sa ating ugat, nababarahan ang ugat, hindi makadaloy ang dugo. Ganon din ang kagalakan. Pag binarahan po natin ang daluyan ng kagalakan sa buhay po natin, yung kagalakan ang gagaling sa Diyos, nawawala. Yan. Binarahan, pinutol, o kung anumang mga sanhi ng hindi makadaloy, ang kagalakan ng Panginoon, mawawala po talaga ang kagalakan yan. So, ang solution dyan, pray. Number two is to worship. Sing psalms. Awit ka sa Panginoon. Purihin mo siya.
para maranasan po natin ang kagalakan po ng Diyos. Okay, ano pa dapat nating restore? Number two, restoration of health. Ayan, lalo na ngayon, ha? Napapanahon po yan. Kung meron tayong nakanonood na meron pong COVID ngayon, eto po, para sa inyo po ito. Ngayon, kung ngayon, meron pa kayong ibang sakit, eh para sa atin po lahat ito. No? Meron kayong problema sa kalusugan, eto po ang sabi po ng Panginoon. Sa, dito po, sa verse 14. Is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith will save the sick, and the Lord will raise him up. And if he has committed sin, he will be forgiven. Yeah. Confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. The effective, fervent prayer of a righteous man avails much. Yeah. Okay, so ano daw ba dapat gawin? Ano? Ito po ang restoration of health from sickness to a healthy living or a healthy life. Ayan, sino sa inyo mga masakitin? Ito po ang para sa inyo. Sabi dito, call the elders of the church. Ayan, yung matatanda ng iglesia, yung mga prayer po sa church, mga leaders ng church, mga cell leaders po natin. Patawag po natin upang tayo raw ay ipag-pray that they may pray over the sick person or over us. Ayan, dito po nang galing yung salitang pray over. May gawin tayo, mayroon tayong pray over doon. Ibig sabihin, ipagpe-pray yung mga may sakit o sino man na gusto na ipag-pray. Ano? Kaya pag narinig po niyo sa salitang pray over, dito po galing ang termin na yun. Ipanalangin, ayan, pagkaisahan, yung mga matatanda na iglesia, magkaisa para sa galingan noong may sakit. Sunod is to anoint the sick with oil. Ayan, bahira ng langis o buhusan ng langis. Ayan. Meron mo kasi na mga paggagamot ay langis ang ginagamit, ano, pinupunasan po ng langis. But this anointing with oil, pwede rin naman po ito, yung symbolic, spiritual symbol of the presence of God or the presence of the Holy Spirit upang ito ay dumaloy, daladala po ang kagalingan sa kanila po, sa kanilang karamdaman. Ano po? So, anoint the sick with oil. Huwag doon nating isipin na yung oil ay merong kapangyarihan. Ano? It's not the oil that heals, it is the power of God. Ayan. Ginagamit lamang po yung oil as the symbol of the presence of God or the power of God. Pero it's not the oil. Ano? Ayan. Kasi kuminsan, ang pananampalataya natin ay doon napupunta sa oil, hindi po sa Diyos. Ayan. Pero maganda rin, gumagamit po tayo ng oil, kasi yan ang sabi po ng Bible. So, ibig sabihin, kung tayo gumagamit ng oil, pagka tayo nagpipray over, ibig sabihin, tayo po ay sumusunod sa instruction ng Diyos. At yung instruction ng Diyos, kapag sinunod natin, it is a manifestation of our faith. Ano po? Kasi ang taong may pananampalataya ay sumusunod. Kaya tayo sumusunod, alam nating may gagawin ng Diyos. Hindi tayo nag-aalinlangan. Ayan. Kaya po yung mga nag-anoint ng oil, ayan, ito po ay nagpapakita ng pananampalataya noong mga nagpe-pray at saka nung nagpapahid ng langis doon po sa mga may sakit. Kaya po, ang sunod po natin sa ating pagpe-pray over doon sa sick person ay kailangan i-exercise natin yung faith. Bakit? Hindi po lang basta yan isang ritual. Ang ritual po ay walang nagagawang anuman. It is the faith. Ayan. Kaya nga lang, yung sa paggagawa po ng ritual, dito nagpapahayag yung ipinapakita yung ating pananampalataya. Kasi kung wala kang pananampalataya, hindi mo rin gagawin ang ritual. Diba? Pero kung minsan nga, ang nagiging problema ay umaasa tayo sa ritual, hindi doon sa nagpapagaling o doon sa source ng healing. Kaya ito po, lagi natin yan gustong bigyan ng paalala, oh, it's not the ritual, it is God who heals. Ayan, parang ini-invite natin ang healing power ng Diyos sa pamamagitan ng ating po mga ritual na ginagawa. Kaya po, huwag po tayong masyadong tiwala sa langis, huwag tayong tiwala sa ritual. Ang kailangan natin is to exercise our faith. Ayan. Kasi kahit anong gawin po natin,
Kahit buusan mo ng langis yan, gawan mo ng anumang ritual po ang isang tao, kung walang pananampalataya, ay wala rin po mangyayari. So, kailangan po talaga dito ay ang pananampalataya sa Diyos sapagkat ang Diyos po ang nagpapagaling. Kaya po dito, abiyan, i-exercise natin ang faith natin. Tapos, mahalaga rin, ano po, kahit tayo may faith, kung tayo naman po ay puro kasalanan at namumuhay sa kasalanan, ang kapangyarihan po ng Diyos ay hindi rin po dadaloy. Ano po? Ayan, kaya kailangan po is to confess the trespasses or the sins with each other or to each other. Mahal confess, especially may sakit, baka po naman kaya nagkasakit, eh, may kasalanan, eh, confess. No, yun ang na pinapakita ng Panginoon. Pagka tinanong, Lord, ba't ba ako nagkasakit? Ipapakita naman po ng Panginoon yan. Ano ba ginawa mo? Ano ba sinabi mo? Saan ka ba nagpunta? Ayan, at di ipapakita ng Panginoon ang dahilan ng karamdaman. Kung yan mang karamdaman na yan ay physical, ayan, ay kumisang kasi pagka physical, eh, madali naman yan. Gamot lang yan. Pag nakainom ka ng gamot, ha, gumagaling, ano, pag physical. Pero pag ang karamdaman na may spiritual, ay, hindi mo makuha ng gamot. Kailangan mo rin ng mga spiritual na pagtugon sa mga sakit na yan. Kaya po dito, kalimitan, dahil po ang mga karamdaman natin ay kalimitan, ano, ay galing sa kasalanan, so kailangan natin i-confess. Bakit po? Pag po tayo kasi po gumawa ng kasalanan, si Satanas nagkakaroon ng access sa ating pumbuhay, sa ating katawan. Kaya siya nakikialam. Nagkakaroon siya ng access upang pakialman ang ating kalusugan. So kapag po ating kinonfess, hinihingi ng tawad ang ating pong mga kasalanan, nawawala yung access niya, so yung sakit na inilalagay niya sa ating katawan ay nawawala din. At marami na po kaming mga karanasan na ganyan, ano po, mga ipinapanalangin, yan, mga ipinapagamot na ayaw gumaling, eh nung humingi ng tawad sa Panginoon, abay gumaling. Tawag nila eh, para daw pinahid na uling, ano? Saglit lang, nawala na because of repentance. At siyempre, doon sa mga, no, sa mga nagpe-pray din naman, ano, baka naman yung nagpe-pray, eh, marami rin kasalanan sa Panginoon, eh, kailangan din humingi ng tawad sa Panginoon. Ngayon, sa pagkukonfess ng sins, ayan, hindi naman po mahalagang malaman na ng lahat ng tao, especially ng mga nanonood kung anong kasalanan yon. Sapat na yung kasalanan ay direktang ihingi ng tawad po sa Panginoon at patawarin po ng Diyos yan upang mawala ng bisa sa ating katawan. Di po? Kasi meron po mga kasalanan na hindi naman kailangan ng malaman ng mga tao. Ang mahalaga, maihingi ng tawad. Ano po? Kaya yun po, hindi po naman tayo interesadong malaman. Ngayon, kung sinasabi nung may sakit, ito ang aking nagawa. Yan, okay lang. Ano, sinabi niya, kaya huwag na natin i-dismiss. Pero kung hindi naman niya masabi sa atin, mahalaga, masabi niya sa Diyos. At maihingi ng tawad po sa Diyos. Upang sa ganun, mawalan po ng access ang kaaway sa kanyang buhay. Andyan na rin po, praying for one another, ano po? Hindi lang po yung may sakit ang pinapanalangin, pwede po magpanalangin na sa isa't isa, especially kung may pinanghahawakan din ang kaaway doon sa mga nagpe-pray. Ano po, kaya kuminsan po ay talagang kailangan ng ang pinapatawag din ng mga leader ng church, ano po, yung elders, kasi ito po yung mga ina-assume natin na mga matured na po sa pananampalataya, ito yung pong namumuhay ay sa kalooban ng Panginoon. At walang sabit. walang sabit. Ano po? Kaya alam ko minsan, may mga pagkakataon na may sabit. So, eh, yung mga kasama na nagpe-pray, kailangan din humingi ng tawad sa Panginoon. Magpalinis din, ano? Kaya, yan, kasama po yung cleansing. Malinis din po, pati yung nagpe-pray. Hindi lamang yung ipag-pray, pati yung nagpe-pray, kailangan din magpalinis. And then, i-practice po yung righteousness. Ano? Mamuhay ng matuwid. Kaya nga nahingi ng tawad para malinis eh. Eh alam nga, pagkahingi mo ng tawad, eh, mamumuhay ka na naman sa kasalanan. Tuloy-tuloy na yan. Hingi ng tawad sa Panginoon, tuloy mo na ang pamumuhay na ayon sa kalooban ng Panginoon. Pray fervently. Yan. Yan sabi po dito ng Santiago, the prayer of a righteous man. Yan, the fervent prayer. Hindi lang basta prayer, oh. Fervent. Masidhi with full emotion. Talaga yung nakaka-touch na prayer. Ayan. At saka yung righteousness. Ayan po. Kailangan po ang lahat po ng yan. At pag pinagsama-sama po natin yan, ito po ang
magiging dahilan para po pagalingin po ng Panginoon yung may sakit at ma-restore ang kanyang kalusugan. Yan. The restoration of health. Okay? Number three. The restoration of ayan. Restoration of fruitfulness. Ano po yan? From drought into ayan. Nawala. From ayan, tingnan natin, notes natin ha. From drought to abundance. Ayan. Restoration of fruitfulness. From drought to abundance. Okay. So, ginamit po dito na halimbawa si Elijah. Sino po ba si Elijah? Si Elijah po ay isang tauhan sa lumang tipan. Isa po siyang propeta. At siya po isang ordinaryong tao katulad po natin. Siya po ay kumakain. Siya po ay umiinom. Siya po ay natutulog. Siya po ay nagpapahinga, napapagod. At siya po namin nagagalit din. Napo. Ganit, katulad na katulad. Tingnan niyo sarili niyo sa salamin. Ganyan-ganyan si Elijah. Katulad natin. Pero, meron lang siyang kaibahan sa atin. Kahit siya isang ordinaryong tao, siya po ay with extraordinary prayer kind of life. And dito po napaiba siya sa atin. Ano po? Kasi pag siya po ay nanalangin, may nangyayari. Okay? Kayo ba? Pag nanalangin, may nangyayari? Kaya yung iba po ay natatamad manalangin. Kasi nga, pag nanalangin, walang nangyayari. Sabi nila, wala rin man nangyayari. Bakit mo magpe-pray? Di ba? So, tinatamad na tuloy. Eh, kaya naman walang nangyayari eh, kasi nga, tinatamad mo pray. Ang tawag po niyan is arguing in circle, di ba? Paikot-ikot lamang. Kaya walang nangyayari kasi tinatamad mo pray. Kaya tinatamad mo pray kasi walang nangyayari. Eh, wala nga talaga mangyayari pagka ganyan ating prinsipyo sa buhay. Di ba? Pero si Elijah, kasi nakita niya at naranasan ang kapangyarihan ng panalangin sa buhay niya. At alam niyang wala siyang magagawa kung wala po ang Diyos. Ano? Bakit? Kasi ang kinakaharap po ni Elijah rito ay hindi naman mga simpleng mga sipon-sipon lang. Ano? Hindi naman si mga ordinaryong tao. Ang kinakaharap po ni Elijah ay hari. Ayan. Mga false prophets. Ayan. Mga encantador. Mga mangkukulam. Ayan. Mga manggagawa. Ayan po ang mga hinaharap niya. No? Mga propeta ni Baal, mga espiritista, yan ang mga kinakalaban ni Elijah. Kaya hindi po pwede na ang prayer life ni Elijah ay mababaw. Hindi rin po pwede na ang kanyang pananampalataya ay mababaw. Hindi siya magtatagumpay doon. Ayan. Kaya po ito si Elijah, isa man with extraordinary prayer. Katunayan, ayan, sa kanyang labong panahon, nag-pray siya sa sobrang sobrang galit na rin po niya at galit na rin po ng Panginoon dahil po yung hari at yung asawa ng hari ay hindi maganda ang buhay. Ano, nag-introduce ng idolatry doon sa kingdom. So, sinumpa po ng Diyos at si Elijah na nanalangin na hindi uulan. 3.5 years, hindi po umulan. Ayan, ano sa palagay ho ninyo? Nung ako po ay binata pa, naranasan po namin dito yung ano, tawag yung El Nino. El Nino. 8 months, walang ulan. Talaga no. 8 months lang po yun, no? Ay, talaga mga dahon ng kape ay nanlalagas. Eh, no? May natira namang kaunti. Dahil pagka naman gabi, meron namang konti-konting hamog. Pero talagang, no? Ang mga kape ay kawaawa. At nanlagas ang mga dahon, talagang pagtuwing kayo sa labas, ang mga damo ay patay, tuyo. At napakainit. Ano, 8 months lang po yun, no? Walang ulan. How much more dito? 3.5 years, walang ulan. Ano sa palagay niyo mangyayari? Ang tao hindi pwede magtanim, mamatay pati binhi. No? At syempre, pag walang tanim, wala pong ani. At tapos eh, wala pa rin mga tubig, kakaubusan ng tubig, kakaubusan ng pagkain, abay, very chaotic ang sitwasyon dyan. Ayan. Bakit nangyari? It is because of the prayer of Elijah. Upang ipakitang makapangyarihan yung Diyos na tinatawagan niya. Upang ang mga tao ay magising sa katotohanan na without God, they are nothing. Ayan. Hindi sila pwedeng magyabang laban sa Diyos. Kaya hindi pinaulanan ng Diyos.
dininig ng Diyos ang prayer ni Elijah, 3.5 years. Tapos after ng 3.5 years, nung naipakita na ni Elijah ang kapangyarihan ng Diyos, nung nagkaroon ng power encounter between Elijah and the prophets of Baal, ano po, ayan, nag-pray siya at umulan. Grabe yung ulan na yon. Sabi niya doon sa hari, Malari, bilisan ninyo. Umalis na kayo dahil pag kayo nagtagal-tagal pa ng konti, hindi na kayo makakalis. Mabubulaho na kayo. Ayan, ano, ganyan po ang paano. Tumula nga po ng pagkalakas-lakas nung mag-pray po si Elijah. So, restoration of fruitfulness, mahalaga po yan, prayer pa rin po. Ayan, panalangin pa rin po ang ating kailangan upang yung mga natutuyo. Kung yan man po ay physical, natuyo ng bukid, o kaya ituyo ng buhay, o kung ano mang katuyo, ano meron sa atin, kailangan natin ng prayer upang magkaroon ng restoration at magkaroon ng fruitfulness. Ano? Kasi po, yung pong drought o yung El Nino o yung tagtuyot, yan po ay simbolo ng kahirapan. Kaya tingnan nyo doon sa mga lugar na may mga tagtuyot, ang hirap ng mga tao. Particular Africa, di ba? Mayaman ng bansa ang Africa, kaya lang po may maraming lugar doon, mainit. Walang ulan, walang tubig. Kaya po mahirap ang mga tao. Yan, bukod pa rin sa mga political issues, pero ang talagang malaking bagay ho doon yung tagtuyot. No? Ang hirap magbuhay ng halaman dahil sa init ng lugar. So, restoration of fruitfulness from drought to abundance. And lastly, the restoration of souls. Yan. Restoration of souls. Pang-apat. From backsliding to revival. Restoration of souls. From backsliding to revival. Sino sa inyo nagba-backslide? Alam nyo po ba ibig sabihin ng backslide? Yan. Yung ikaw ay dumulas patalikod. Nadulas ka patalikod. Yan. Kalimitan sa mga bata, nadadapa. Yan. Nadudulas para, kaya padapa. Pero yung bumagsak ka, natumba ka, patalikod. Natumba ka patalikod. Nadulas ko patalikod. Kaya likod ang tumama. Ano? So, ang ibig sabihin niyan, meron ka ng dating ginagawa sa Panginoon ay nanlamig o lumayo, tinigil mo yung ginagawa mo. That's backsliding. Ano po? Iba yung talagang wala pang pagkakilala sa Panginoon, yung hindi ka pa nagsisimula, hindi ka magbabackslide kasi hindi ka pa naman nakakarating doon sa estado ng pagkakaroon ng relasyon sa Panginoon. Pero kung ikaw may relasyon na sa Panginoon at ikaw ang init-init sa Panginoon, tapos ang nakakatamad yata sumimba. Paano nakakatamad mag-pray? Yan po ay mga sintomas na ng mga backsliding. Ano po? Pwedeng tayo po ay nagsisimba. Pwedeng tayo kasama sa worship team. Pwedeng tayo ay cell leader. Pwedeng tayo pastor. Pwedeng tayo elder ng church o deacon ng church. Pwedeng tayo ay usher. Pwedeng tayo ay secretary ng church. Pwedeng tayo ay spiritual advisor pa at kung ano-ano pang mga posisyon na pwede nating hawakan sa church, pero posible na sa kabila ng lahat ng yan, tayo pala ay backslider. Hindi alam ni pastor, hindi alam ng mga kapatiran, backslider po tayo. Ayan. Bakit? Ang backsliding hindi naman agad yan nakikita. Nagsisimula yan po sa puso. Nagsisimula yan sa spiritual relationship with God. Pero tayo, malalaman natin yan kung i-evaluate natin ating sarili sa panong paraan. Kung dati nagpe-pray ka ng 5 minuto, ngayon 1 minuto na lamang, backsliding na yan. Eh lalo na kung hindi ka na nagpe-pray. Kasi pagka ang prayer life po natin ay umiibse, bukas makaluba, hindi na tayo nagpe-pray. Kung dati na yung pinagpe-pray mo, mga kapatiran, ngayon, sarili mo na lang pinagpe-pray mo, backsliding na po yan. Kung dati nakakapagbasa ka ng Bible, ngayon hindi ka na nagbabasa. Kung dati 5 chapters a day, ngayon ay 2 chapters na lamang, paunti ng paunti. Dati nagdi-devotion ka, ngayon ay meron. Di-devotion pa rin naman, pero hindi ka na nag-i-enjoy. Backsliding na po yan. Mga sintomas na po yan. At yan po, malamang na mild pa lang. Malamang na hindi pa malala. Pero pag hindi natin inalagaan, hindi natin inayos habang maaga, lalala po yan. Tinatamad ka magsimba. Natatamad ka makisama sa mga kapatiran. Ayan.
Pagka nakita mong masasaya at nagkukwentuhan yung mga tungkol sa ministry, ang mga kapatiran, hindi ka makapagkwento dahil wala kang makikwento. Mukhang nagbabackslide ako. Ha? Natatamad ka na tuloy makisama sa kanila kasi wala kang makikwento. Yan, dyan nung magsisimula yan. O kaya ganito yan, meron pang sama ng loob. Yan, yun po mga pinagsisimulan yan eh. Sama ang loob mo, hindi ka makapagpatawad. Yan, meron kang kasalanang tinatago. Tayo mong mabuko. Ayan. Yan po yung mga ilan lamang sa mga sintomas o mga sanhi para tayo mag-backslide sa Panginoon. Yan po yung nagsisimula doon sa tatamarin ka na. Mawawala yung interest mo sa mga bagay ni spiritual. Yan. Pagka ho nawala na yung mga interest, yan, backsliding na po yan. O sintomas. Yan. Pasimula na ho yan. Opo. Kasi ang backsliding nagsisimula sa puso. Hindi mo naman kailangan mag-backslide talaga para maging backslider. Yan po yung sa puso nagsisimula. Yan. Pagka tayo po ay medyo self-righteous na, yan. Yung kanina ay nawawala ka na ng interest sa mga spiritual na bagay. Yan, mga sintomas na po yan. Yung pangalawa naman, may interest ka, kaya lamang may self-righteousness ka na. Ayaw mo na magpaturo. Ayaw mo na magpa-disciple. Ha? Wala kang kinikilala ng leader. Kung kinikilala mo mang leader, hindi ka man nasunod. Pag sinabing ganito ang gawin mo, meron kang gagawing iba. Ano ho? Yan. Yan yung nagba-backslide na ho yan. Backslider na. Kahit ang sipag-sipag po natin sa church, pag hindi na tayo nakikinig sa leader po natin, ano, lalo na kung tama naman ang sinasabi. Kasi kung mali ang sinasabi, talagang mahirap pong makinig. Ano ho? Pero kung tama naman at ayaw nating makinig, yan ho ay pasimula na ng backsliding. At ako, hanggang sa lumalalayo, nagiging critical na. Nagkakaroon na tayo ng critical spirit. Kaya po ang pagbabackslide, hindi ho bigla yan. Nag-uunti-unti ho yan. Unti-unti. Yung, hindi ka naman pag-backslide mo, Timano, hindi ka naman agad sumisimba. Hindi naman ganun yan eh. Nagsisimula, meron ka munang mga negatibong damdamin, ayan, nagkakaroon ka ng mga criticism, kinikriticize mo na si ano ganito, si ano, ay, mali yung ginagawa nila, sana naman, mas magaling ako. Ayan, gumaganyan yan. Okay. So, paano mare-restore yan? A restoration of souls. And know and identify the backslider. Sino-sino ba yan? Yan, trabaho po ng mga cell leaders yan, mga cell members po natin, no? Tingnan nyo, sino ba mga backsliders sa mga cell members ninyo? Okay, yan. Ano, i-restore natin na. Paano paraan? Pray, talk, counsel, advice. Yan. Personal po yan. Ano, kakausapin po natin yan. And deliver them from death. Yan. Pag na-restore po natin, nailigtas po natin sila mula sa kamatayan, at tayo rin naman, nailigtas natin ang sarili natin sa pananagutan. Kasi kapag nagtuloy-tuloy ang kanilang backsliding, pananagutan natin sa harapan ng Panginoon po yan. Ano? Kaya, may bahagi din po tayo, may pananagutan po tayo sa kanila. So, dito po makikita po natin, ano? Apat na klase ng restoration sa atin ang napag-aralan. Ano-ano po ba yan? Number one, restoration of joy. Restoration of joy from suffering to a joyful life. Number two, restoration of health. Ayan, from sickness to a healthy life. Okay, restoration of fruitfulness from drought to abundance. Ayan. And the restoration of souls from backsliding to revival. Type yung manalangin. Maraming Diyos, salamat po. Salamat sa mga bagay na natutunan po namin. Loobin po ninyo. At hindi lamang namin narinig, hindi lamang kami na-entertain, hindi lang kami natuto, kundi ito ay magkaroon ng malalim na bahagi sa buhay po namin. Kaya aming amang Diyos, magtindig at mangalatay niyo pong mga kaaway, dalhin mo po kami sa mataas na maturity kung saan, Panginoon, lagi kaming nare-restore sa inyo, sa presence po ninyo, sa relationship namin sa inyo. Kasi pag ito nagka-problema, may problema po kami. At itong problemang ito hindi lamang sa spiritual, maging sa physical, at sa iba't iba pang maraming bagay, dadamay po yan. Kaya dalangin po namin, lagi naming restore ang aming relationship with you, upang sa ganon patuloy naming maranasan ang buhay na ganap at kasiya-siya na inyong peer club sa amin. Lord, i-bless niyo po lahat po na nanonood ngayon at magkaroon po na sila maramdaman nila ang pag-ibig po ninyo, ang revival po ninyo sa kanilang buhay at sila po, kung may problema sila at dumalayo sa inyo, ibalik po ninyo.
especially yung mga nagsisimula pa lamang, Lord, ma-realize na nila na sila'y nalalayo na sa inyo. I-restore niyo po ang kanilang relationship sa inyo. Kung medyo malala na, malamang meron kaming mga watcher o viewer ngayon, matagal nang hindi nagsisimba, matagal nang hindi nagpe-pray, Lord, I pray for your restoration upon them. Restore their lives, restore their souls, restore their relationship with you. At hayaan niyo pong maranasan nilang kagalakan na nagmumula sa inyo. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Ingatan niyo rin po, mate, pagtanggol sa lahat ng gawa ng kaaway, lalo na po sa COVID-19 na ito, na wala pong magkasakit sa aming mga viewers. Halip ay manatili po, maayos, masigla, malakas ang aming pong mga pangatawan. Malayo sa anumang uri ng sakit, karamdaman, o anumang uri ng kapahamakan, aksidente mo niyan, o anuman, ilalagay po namin sa inyong mga kamay ang bawat isa. Magtindi ka, O Diyos, mangalatay niyo po mga kaaway. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po. Palain po tayo ng Panginoon. At bukas po ulit, meron mo tayo, 8 to 9, muli ang ating pong morning food for the soul. Kita-kita po ulit tayo. At umasa, meron tayo pa ni bagong mga lessons na pag-aaralan sapagkat ngayon tinapos po natin pag-aaral mula po sa book of James. Salamat po. Palain tayo ng Panginoon. 8 to 9 po ulit bukas. Ito po muli, inyong pong lingkod kay Kristo. Pastor Jaime Ambita Kalanog ng Malabag Community Bible Church, patuloy nang sasabi, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Pagpalain po tayo ng Diyos.